Mga kapatid, sa mga oras na ito, hiningo sa inyo lahat tayo po'y magsama-sama tumayo bilang pagbigay galang sa banal na salita ng ating mahal na Panginoong Kristo. Ito po'y dalili sa atin ng ating beloved preacher, Ronald Magdadaro. Amen. Praise the Lord. Good bishop po sa ating beloved preacher, Brother John Ali. Tayo pong lahat ay mag-iisang manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Dikila mapagpala naming Ama Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, magandang tanghali po sa iyo, amang banal, sa mga oras na ito, narito po kami. Nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa paglangis mo, banal na gawain, pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Sa mga oras na ito, narito po kami sa pag-aaral ng banal na salita. Sa ganang akin, sa iyo lang po ako umasa at nagtitiwala. Samahan po na inyong kapangyarihan at pag-ibig, mahal na Panginoon. Sa paunang dalangin ay magulang mala Pastor Willisra de Almeida. Buksan po sa pangunawan, mga kapatiran, mga Bibkas viewers, sa mga oras na ito. Sa mga parehang pangalan ni Jesus, lahat aming sinasaway, gawa ng kaaway, distraction, balakid. Sa mga parehang pangalan ni Jesus, in the name of Jesus we pray. Hallelujah. Tayo po'y makabalik sa ating mga puwan. Una, tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba. Tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Libling pagbati po, pagalang sa ating beloved na honorable pastor, Willisra de Almeida. We always cherish the blessed teaching and memories of our beloved Mama Dear, Lina si Almeida. At bumabati po ako ng magandang hapon sa ating lahat mga minamahal, sa lahat ng aking mga beloved co-workers, sa lahat mga beloved preachers, beloved elders, beloved musician, sa ating beloved control, sa ating mga webcast technical staff, sa ating mga live webcast viewers from Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa abroad, praise God. At higit na pagbati sa ating dakilang Diyos na buhay, muli po nating palakpakan ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sa oras pong ito, mga minamahal, pag-aralan po natin ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya pamagatan po natin, The Hidden Treasure and the Pearl. Sa wikang Tagalog, ang natatagong kayamanan at ang perlas. Dito po tayo sa aklat ng Mateo o ng versikulo natin. Mateo, ang kabanata ay 13 at ang talata po ay 44 hanggang 46. Praise God. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanata ay 13, ang talata ay 44 hanggang 46. Ito po ang nakasulat. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasusumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanyang kagalakay yumaon at pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na umahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili niya on. Amen. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, dito po sa versikulo nating may dalawa po ditong talinghaga patungkol sa isang tao na nangangalakal. So, mahirap humanap ng kayamanan, lalo-lalo na yung mga treasure hunter. Hindi po basta-basta maging treasure hunter ka. Mga minamahal, talagang andun yung pag-sacrifice mo. Andun yung faith mo. Kahit hindi mo alam na may treasure doon, mga minamahal, pero hinuhukay natin, hinuhukay mo. Dahil naniniwala ka na sa ilalim na yan, makakuha ka ng treasure. Everybody shout, praise the Lord. Unahin po natin itong hidden treasure. Unahin natin.
Yan po'y nakatagong kayamanan. Praise God. Kaya dito sa 45 o 45, nasabi dito sa 44, tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanya'y kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik. Pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. Kaya, maraming nagsasabi na yung taong nangangalakal, tayo daw yun. Tayo daw yung humanap ng kalakal. Amen po ba? Everybody shout praise the Lord. Pero sa banal na kasulatan, hindi po tayo ang humanap sa ating mahal na Panginoon, kundi ang Diyos ang humanap po sa atin. He came to us to seek and to save the lost. Everybody shout praise the Lord. Kaya itong talinghaga na ito, mga minamahal, hindi po ito tayo, ha? Hindi tayo ang humanap sa ating mahal na Panginoon. Ang ating kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang humanap po sa atin. Basahin muna natin sa Lucas chapter 19, supporting verse natin, 19 verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Lucas, ang kabanata'y 19, ang talata'y 10. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Amen. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. So, dyan po mababasa po natin, mga minamahal. So, itong tao na ito na nangangalakal, na humahanap na magagandang perlas, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? At dito sa 44, pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili niyaon. Ibig sabihin, mga minamahal, pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik, ibig sabihin, iniwanan niya ang kaniyang trono. Bumaba po siya, mga minamahal, dito sa lupa upang magkatawang tao, mga minamahal, at upang tayo po'y magkaroon ng kaligtasan. Amen? No? Galing sa ating mahal na Panginoon, bumaba siya upang tayo po'y kaniyang hanapin. Ang ating pong mahal na Panginoon ang humana po sa atin. Sa Biblia, tayo po yung sinasabi na kayamanan na ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po yung tinatawag na treasure sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! At sabi ng Biblia, hindi lang treasure, bagkus precious pa. No? Mahalaga sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Bakit mahalaga? Dahil pinagbili tayo ng ating mahal na Panginoon. By His stripes, we are healed. Sa pamamagitan ng kanyang dugo na umagos doon sa Kalbaryo, tayo pong lahat ay nangaligtas. No? Hindi basta-basta, mga minamahal, na mahanap tayo ng ating mahal na Panginoon. No? Binuhis ang kanyang buhay. Sabi ng Biblia. Itong tao na ito, mga minamahal, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Kaya hindi ito literal. Hindi ito literal, mga minamahal, nangangalakal. Praise God. At sabi ng Biblia na sa Exodo chapter 19 verse 5, basahin muna natin. Tayo po ay tinatawag na
kayamanan na ating mahal na Panginoon. Dito po sa aklat ng Exodo, ang kabanata 19, ang talata 5. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay maging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin sa nahigit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Oh? Anong sabi dyan, mga binamahal? Kung ating susundin lamang ang mga inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay treasure sa paningin, sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang paglilingkod po natin sa ating mahal na Panginoon, mga binamahal, ay hindi po 99% ang paglilingkod natin. Sabi pa ng ating beloved parents in the Lord, kung gusto po natin ang langit, gawin po nating 100% ang ating pananampalataya, pagsakripisyo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil yung mga anghel nga, mga minamahal, 3/4 ha, just imagine, 3/4 nahulog dito sa lupa. Oh? Ang iba, may 99%. Ang iba, 95%. Ang iba, 75%, 80%. Meron ding 50%. Kaya may mga, kung sa Tagalog, hindi katulad natin, no? Mga engkanto. Yan po'y totoo, mga minamahal. May mga hindi katulad natin na Bisaya pa maldito. No? Mga isog. Meron ding mga mababait. Yung mga mababait, mga minamahal, yun po yung mga 95%, 99%. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Eh sa paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos, ayaw ng ating mahal na Panginoon na yung faith po natin, 90, 95, gusto ng ating dakilang Diyos, 100%. 100% tayo manampalataya. 100% natin ibigay ang ating puso sa ating mahal na Panginoon. 100% natin, mga minamahal, ibigay ang ating sacrifice sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung gusto ng ating dakilang Diyos. Kaya sa panahon po natin ngayon, sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi po tayo tatawaging treasure ng ating mahal na Panginoon kung hindi po natin sundin ng buong sikap ang kanyang tinig. No? Amen? Amen? No? Anong sabi dito, mga minamahal? Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig, no? Ano ibig sabihin ng tinig? Tinig means gospel, word of God. Amen? Dahil ang banal na kasulatan, ang Biblia, ito po'y ilawan natin, mga minamahal, habang tayo po'y naghihintay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, kailangan may ilaw po tayo para sa ating daraanan makikita po natin. Makikita po natin yung daanan po natin. Hindi tayo matitisod, mga minamahal, kapag itong Word of God nasa puso natin. Everybody shout, praise the Lord! No? At iingatan ang aking tipan. Oh, iingatan ang aking tipan ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo. Ibig sabihin, pag-ingatan po natin ng maigi, no? Huwag po tayo magkumpiyansa, pag-ingatan po natin, no? Palagi tayong magkaroon ng takot sa harapan, sa paningin ng ating mahal na Panginoon at sa paningin ng ating dakilang Diyos, tayo po'y kaniyang, sabi ng Biblia, kayamanan sa kaniyang paningin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi dyan, nahigit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. Praise God. Kaya, alam na po natin kung ano po itong treasure. Baka sabihin nyo ang treasure, yung nasa ilalim ng lupa. Amen? Sa Biblia, tayo po yung treasure. At ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya po yung nangangalakal. Siya ang humanap ng treasure. Ibig sabihin, ang ating dakilang Diyos ang humanap sa atin. Kaya dito tayo, mga minamahal, sa pearl. Kasi yung topic natin, the treasure, the hidden treasure and the pearl. Dito tayo sa pearl. Bakit pearl?
ang sinasabi ng Biblia. Marami naman pwedeng sabihin ginto. Amen? Pwede din sabihin diamond. Everybody shout praise the Lord. Kaya marami, pero bakit? Sa lahat na nakasulat sa Biblia, bakit pearl? No? Alamin natin mga minamahal, bakit pearl? Ano po ba ang perlas? Bakit perlas? Ano po ba ang perlas? Ang pearl, mga minamahal, perlas, ay makukuha po yan natin sa tawag niyan, yung sa pinakailalim niya ng dagat eh. Sa ilalao talaga, makukuha natin yung tinatawag na perlas at dyan po na, sa ilalim po yan ng tinatawag na kabibi, kung hindi ako nagkakamali. Amen? Dyan po makukuha ang perlas. Napakahirap kunin ng isang pearl, mga minamahal. No? At bakit nagkakaroon ng perlas ang kabibi? Bakit po ba mga minamahal? Alam nyo, sa ilalim ng dagat, pinakalalim talaga, habang po sila'y kumakain, yung taklobo ba yun? Taklobo. O kabibi. Bumubuka yan, bumubuka. Tapos, yung sa ilalim niyan, grabe ka sensitive. Sensitive ba? So lahat ng pumapasok doon sa kabibi, mga minamahal, mga lumot kakainin niya. Mga yung mga buhangin-buhangin, praise God. Yung maliliit na isda, mga minamahal, yung dumi ng isda, kakainin niya. At kapag mapasukan ng buhangin, maliit lang, pag mapasukan ang pearl o ang yung kabibi, magdurugo yan. Everybody shout praise the Lord. Lahat ng gutom, magsabing praise the Lord. Praise God. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Sa bagay, malapit naman din tayo matapos. Praise God. So tuloy tayo mga minamahal. So habang nakabuka yan, kumakain ng lumot, ang kabibi, mga minamahal, pag mapasukan ng sensitive na buhangin yan, mga minamahal, o buhangin, mapasukan yan, o anong klase na makapasok sa kanya, masasaktan siya, magdurugo yan. At yung dugo niya, yun yung magiging perlas. Amen? Yun yung magiging perlas. Ibig sabihin, kaya pearl ang sinabi ng Biblia, dahil ang perlas ay may buhay. Pag sabihin natin ginto, wala yung buhay eh. Diamond, walang buhay. Pero ang perlas, may buhay. Everybody shout, praise the Lord. Oh? An illustration of the church, it is not Christ who is the pearl of great price, but the church which He redeemed by His blood. The pearl is like the church. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin ng pearl, mga minamahal, ay church, buhay. Kaya ang church, mga minamahal, buhay na buhay. Dama na dama natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Dito natin maramdaman ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Binago ang ating buhay, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, buhay na buhay, bumalakbak tayo, mga minamahal. Dahil ang church ay buhay na buhay. Sinasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya mga kapatid, yun po yun. No? At ang church, hindi ito building, ha? Hindi building, hindi din bahay. No? What is the meaning of a pearl? The pearl is a illustration of church. No? Ang church po, mga minamahal, tayo po yun. Amen? Tayo yun. Tayong mga hinihiwalay ng Diyos sa sanglibutan.
No? Sanctified, separated to this world. Oh, sanctified, ibig sabihin, separated, pinapaging banal. No? Tayo dati-rati mga minamahal ay hindi nga tayo marunong magsabing hallelujah, praise the Lord, I love you Papa Jesus. Pero ngayon, marunong na tayong gumalang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapaging banal tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Mula sa lusak ng kasalanan, mga minamahal, pinapaging banal tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sanctified, separated to this world. Napakapalad po natin, mga minamahal. Amen. Shout praise the Lord. Kaya, dito sa aklat ng 1 Peter, chapter 2 verse, or rather, 1 Corinthians, chapter 6 verse 20. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, ang kabanata 6, ang talata 20. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. No? Anong sabi diyan? Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Amen? Luwalhatiin natin sa pamagitan ng ating katawan, mga minamahal. Ang ating katawan, ginagamit ito sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. No? Hindi na tayo ang may-ari ng ating buhay. Ibig sabihin, hindi na tayo ang masunod sa ating mga buhay, mga minamahal. Kundi, mga minamahal, ang nagmamay-ari na ng ating buhay, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. No? Siya na ang nagmamay-ari sa atin, mga minamahal. Praise God. No? Ye are bought with a price. Kaya, sa panahon ng panambahan, mga kapatid, bigay natin ang 100%. Papasaya natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Dahil sa bahay, hindi po tayo makapagpupuri ng maayos. Nandun yung trabaho natin. Andun yung pamilya natin. Pero dito sa church, mga minamahal, pagdating natin dito, bigay natin buong lakas. Isigaw na natin, mga minamahal. Sa ibang outreach, hindi nga sila makasigaw dun eh. Dahil bawal. Pero tayo dito, walang bawal. Amen? Walang bawal. Share ko lang po sa inyo, mga kapatid. Last few weeks, nung masayan ako dun sa April, may kapatiran po tayong taga-Liloy, Sister, kalimutan ko lang eh, yung dating tumboy, binago ng ating mahal na Panginoon, Sister Ima Mulihon, kung hindi ako nagkakamali. Siya po ay nagtinda ng isda, at nagtaka po siya, kinabukasan, may pumunta po sa kanya dahil siya lang po dito yung nagtitinda ng isda, tapos may tumabi po sa kanya, nagtitinda din ng isda. Yung tao na yun, mga minamahal, kinakatakutan. Hindi din niya alam, mga minamahal, kasi nagtitinda nga ng isda. Alam nyo, sinira niya, sabi niya, Brad, dumalo ka sa gawain namin. Sabi niya, alam nyo, te, lahat ng congregation, lahat na, hindi ko lang isa-isahin, pero GMC lang ang hindi ko pa nasubukan. Pero gusto kong subukan dahil lahat ng church eh, hindi ako binago doon, ako'y isang hired killer. Kaya, bigla siyang natakot siya ba?
bilang tao, mga minamahal, andun din yung isang tayo nangangamba, hindi natin alam, kinakausap natin, hindi natin kilala talaga, mga minamahal. Sabi niya, lahat ng church na pasukan ko, di nga tumutulo ang luha ko. Pero, sige, subukan ko yan. Araw po yun ng Linggo. Sa Saturday sila nag-uusap. Pagdating sa church, mga minamak, ang mga apat sila, kasama niya, pamilya niya, may anak po siya na may sakit na, may karamdaman na yung maputla, mga minamak, pero nakalimutan ko anong klaseng sakit yan. Hindi din eh. Hindi din leukemia, may sinasabi siya eh. Sobrang payat ng bata, tapos mamumutla. Alam niyo, pagdating sa church, habang nakaupo siya, pag joyful na, mga minamahal, tumayo siya. Sabi, tingnan ko nga kung totoo ba itong Diyos nila. Pagtayo niya, nakapikit ang kanyang mata sa harapan, pati crowd, wala siyang nakitang kapatiran. Ang nakita niya, blue lang, lahat blue. Sa palpit, mga minamahal, nakita niya, blue na nagliliwanag. Nakikita niya ang grabing liwanag dito sa pulpito. Hindi niya makatutok siya ba? Kay sobrang liwanag. Nasilawan siya. Sabi niya, Mahal na Panginoon, ikaw ba yan? Ang sabi ng tinig, ako ito anak. Ngayon, naniniwala ka na? Alam niyo mga minamahal, ito'y tinitestify ko lang sa inyo kung gaano kabait, kung gaano kabuti ang Mahal na Panginoon kapag tayo ay sumunod sa ating Mahal na Panginoon. Talagang sabi ng Biblia, totoo eh, kapag sumunod ka, kayamanan ka sa paningin ng ating Mahal na Panginoon. Sabi pa niya, gusto niyang sumigaw. Nanginginig siya, mga minamahal. Tumutulo ang kanyang luha. Ang sabi niya, totoo ka nga, Mahal na Panginoon. Habang nagpupuri, mga minamahal, may dinala doon na isang 9 years na naka-wheelchair lang. 9 years, ha? Stroke kasi yun, eh, stroke. Sa April, may LTO dyan. LTO, harap lang yan. May ano dyan, may malaking vulcanizing siyang may-ari nun, yung stroke. Grabing iyak niya! Pag after gawain, sabi ko, Kuya, tanggapin mo, Mahal na Panginoon. Sabi niya, oo, tanggapin ko. Dinala namin sa dagat shortly, kay bautismuhan. Sabi niya, bago niyo ako bautismuhan, may sasabihin mo na ako sa iyo. Sabi niya, hindi ba ako magkasala nito? So, bakit, Kuya? Dahil, hindi sana ako pupunta ngayon dito sa GMC kasi isa akong alliance. Bago lang din ako nabautismuhan doon ng isang araw dahil halos lahat ng church din napuntahan ko kasi gusto ko nga gumaling ako. Hindi ba ako magkasala kasi ilang beses na ako nagpabautismo? Sabi ng Biblia, isang beses lang ang bautismo. Sabi ko, Kuya, hindi. Hindi ka magkasala. Sabi ng Biblia, ye shall know the truth and the truth shall set you free. Mientras hindi mo panahanap ang katotohanan, hanapin mo. Amen? Alam nyo, binuhat siya ng kasama ko, punta sa dagat. After bautismo, sabi ko, pinagaling ka na, Kuya. Sabi niya, nakita, yung heart killer, nakakita din. Habang nagbiyahe kami, nag-testify yung heart killer sa amin, hindi pa binautismoan, pero sabi niya, pinagpala na siya ng ating dakilang Diyos. Hindi pa nabautismuhan na, pero sabi niya, pinagpala na siya ng ating Mahal na Panginoon. Just imagine, mga minamahal, kung gaano makapangyarihan ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Habang nakatingin siya sa amin, sa baba kami, sabi ko, pinalakad ka na. Iwan mo yung saklay mo. Ayaw pa niya iwanan, mga minamahal, kaya baka matisod siya. So, iwanan mo yan. Inalalayan siya. Unti-unting lumakad. Pero, nag-alinlangan pa rin siya. Pinaakyat namin doon sa siminto na mga dito mga minamahal yung hagdanan, tapos yung multicab, doon yung may hose. Malayo mga minamahal yung hose. Sabi ko, Kuya, lumakad ka. Sabi niya, sure ba na pinagaling na ako? Sure! 100%!
Our God is healer. Niwanan niya, ibinigay niya sa kasama. Alam niyo mga minamahal, lumakad siya. Ganun siya. Salamat, mahal ang Panginoon. Tingnan mo kung gaano ka makapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Alam nyo, tayong lahat dito, pinagpala, binago ating buhay, pinagaling tayo ng ating mahal na Panginoon. Pero, after nyan, pag magpatuloy ka sa paglilingkod, mga minamahal, hindi na tayo sa paningin ng mahal na Panginoon be in Christ. Bakit po? Kailangan na nating dublihin ang ating pagsakripisyo. Amen? Kailangan na natin dublihin bago natin maangkin ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Kaya sa panahon natin ngayon, mga minamahal, praise God, hindi na panahon dati na tayo'y magsamba lang kung gusto natin. Sa panahon natin ngayon, burahin natin yun, mga minamahal, hanggat may panambahan, dumalo po tayo, mga minamahal. Hanggat may pagkakataon tayong papurihan ng ating mahal na Panginoon, masuportan ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, bigay natin ang buong lakas, buong sikap sa banal na gawain sa ating mahal na Panginoon. Bakit po mga minamahal, praise God, binili tayo sa malaking halaga, hindi basta-basta mga minamahal ang pagkabili sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, ye are brought with a price. Everybody shout, praise the Lord. Last verse, 1 Peter chapter 2, verse 9. Tapos, ready na, mga awit. Dito po sa aklat ng unang Pedro, ang kamatay dalawa, ang talatay siyam, ito po ang nakasulat. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilalas-gilalas na kaliwanagan. Amen. Purihin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Liwanagin ko lang mga binamahal, na datapot kayo isang lahing hirang. Hirang, big sabihin, hirang, pinili, choosing people. Amen? Isang makahirang pagkasaserdoti. Bansang banal. Ibig sabihin, mga minabansang banal, dati-rati hindi tayo banal, pero ngayon, pinapaging banal na tayo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Oh? Upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyaong tumawag sa inyo. Sino bang tumawag sa atin? Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Simple lang, kaya tayo narito, dahil ang Diyos ang humanap sa atin. Tayo po yung sinasabi ng Biblia, treasure. Kaya nga, the hidden treasure and the pearl. Pearl, church. Church means tayo. Amen? Kung iniisip mo ngayon, marami kang problema, mga minamahal. Normal lang yan. Mga pagsubok. Alam nyo, mga minamahal, una, ako ang nilagnat. Sunod, aking beloved wife. Sunod, aking beloved son, mga minamahal. Pero sa tulong at habag ng ating mahal na Panginoon, pinagaling kabaga nating dakilang Diyos. Kahapon, sabi ko, mahal na Panginoon, maawa ka naman, mahal na Panginoon. Dahil street ako, walang tulog. Maawa ka naman, mahal na Panginoon. Yung bata, palagi umiyak, grabing init niya, dinala ko dito mga chapel. Grabe ng lihans ko, patawarin, mahal na Panginoon, mga pagkukulang. Sabi ko, mahal na Panginoon, bukas, pagalingin mo na siya, mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, hindi pa umabot ng ngayon, gabi pa lang, pinagaling na ng ating dakilang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Talagang totoo ang sabi ng kasulatan, mga minamahal. Buong sikap lang nating susundin. Buong sikap, ibig sabihin, buong puso natin ibigay sa ating dakilang Diyos. Mahirap po ba, mga minamahal, buong puso ibigay? Yung kanyang buong puso nga, yung kanyang trono nga, iniwanan niya para sa ating lahat. He came to us to save, to seek and to save.
kahit may pagsubok. Pero sabi ng Biblia, tayo po ay hinirang pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa oras mong ito, bigay natin mga minamahal ng buong lakas, papurihan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y hinirang lahat po tayong sumigaw haleluya po sa Lord. Ang gusto lang ng ating mahal na Panginoon, maglingkod tayo habang tayo naghihintay sa Lord. Tinawag tayo ng banal ng ating mga minamahal. Praise the Lord. Upang hindi mapunod
sa Lord. Mga minamahal, pinagbili at binili niya on. Pinagbili means, ibig sabihin, iniwanan niya ang kanyang trono, bumaba sa lupa upang bilhin tayo. Binili. Pinili tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi basta-basta ang pagkatawag sa atin ng ating dakilang Diyos. Pinayaran tayo ng kanyang dugo, mga minamahal. Sa huling pagkakataon, buong lakas, awitan natin ulit ating dakilang Diyos, mga minamahal. Buong lakas, mga minamahal. Buong puso, mga minamahal. Ikaw ay hinirang. Hinirang tayo. Hinirang ng Panginoon. Tayo pong lahat ay mag-iisang manalangin. Dakilang mapagpala naming Ama ang Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, kami pinakamahal na Panginoon. Sa pangunang dalangin namin magulang, mga pastor, patawarin mo kami sa lahat ng mga pagkukulang, mga kamalian, O Diyos. Salamat, mahal na Panginoon, sa pagtawag, pagpili mo sa amin. Salamat, di mo kami karapat dapat, O Diyos. Kami ang kinahabagan, mahal na Panginoon.
Dalayan ko sa iyo, Diyos, patuloy pagpalain mga kapatiran sa dakong ito, kalimang mga trabaho, araw-araw. Nagipag-ingatan mo sila, mahal na Panginoon. O Diyos, aleluya, sinlapit na pagbabalik. Handa mo kaming lahat. Pagpalain mo sa amin, mga kapatiran, nangihina. Praise God, palakasin mo, mahal na Panginoon. Mga kapatiran, may makaramdaman. Ikaw magpagaling, maging sa mga webcast viewers na nanonood ngayon. Makaramdaman, mahal na Panginoon. Ikaw ang siyang magpagaling sa mga oras nito. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Sa mukhang alpangalan ni Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ating isang kamay, mga minamahal, natin pong lagay sa ating karamdaman, sa ang parting karamdaman sa ating katawan. Ating isang kamay, patong po natin sa ulo. May problema po tayo, dalawang kamay, mga minamahal, itaas po natin sa ating mga webcast viewers. Isang kamay, patong niyo po sa iyong gadget, isang kamay. Ipatong niyo po sa inyong karamdaman. Praise God sa oras na ito. Ating sawayin. Praise God. Nakilang mapagpala namin ang mga Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng dalayan namin magulang malang pastor, Will Estrada Almeida. Sama sa amin namin pinapalayas, tinataboy, lahat ng urhad lang, karamdaman, leukemia, TB, diabetes, high blood, paralysis, leprosy, AIDS. Sa mga parehang pangalan ni Jesus, lagnat, virus. Sa mga parehang pangalan ni Jesus, all sickness be healed in Jesus' name. Sickness be healed right now by the blood of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Praise the Lord. Tayo po'y lumundag tatlong beses, mga minamahal. Sumigaw po tayo. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dagilang Diyos. Makabalik na po tayo sa ating mga upuan. Lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluhatian ay tayo sa ating pinakamamahal na Pesos po. Lamang dumako po tayo, mga minamahal, sa ating mga announcement. Ito po ay dadalhin ng ating beloved preacher, Brother Roelio Leveros. Praise the Lord. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, Roelio Leveros. Sa kanyang banal na salita na dinala mga mga minamahal na nagpatibay sa ating pananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At tayo tuloy-tuloy na sa ating mga alang nagawain, mga minamahal. Bago tayo sa ating mga announcement, tayo muna ay kukuha ng special love offering, mga minamahal. At ito ay panalangin ng ating beloved preacher, Amir Cyril. Hallelujah, praise the Lord. Lord, pagpala mga kapangyarihan ka sa lahat. Diyos na binbanal, maraming salamat, mga Panginoon. Sa lahat naming mga beloved kapatira na patuloy na sumusuporta sa iyong banal na gawain at walang sawang pagbibigay ng kanilang espesyal na pupiring, pagpalain mo kami lahat, mga Lopin Jesus. Buksan mong dungawan sa langit at ibuhos mo mga pagpapala na wala ng silid na kalalagyan. Ingatan mo ang lahat naming mga kapatiran. Palakasin mo sila, mga Lopin Jesus. Tulungan mo sila. Alalayan mo sila, mga Lopin Jesus. Ang sa iyong pagbabalik, sunong dalangin namin, mga Pastor Blavid Evangelist, Will Estrada Almeida, at sa lahat ng magagawa, ito ay amin, sambot dalangin in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. God bless you po sa ating beloved preacher, Amir Cyril. Bago ang lahat, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat, nagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. At dobling pagalang po sa ating dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, the entire prophet of our loving God, at the whole Almeida family. At pag-alaala po sa mga ganduan turot aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Ang kanyang mga turo, mga minamahal, hindi natin nakakalimutan. Palagi na sa ating isip at puso, mga minamahal. Sa ating mga live webcast viewers, sa aking mga kasamang beloved preachers, mga minamahal, sa ating mga kapatiran na mait naglilingkod sa ating mahal na Paisus. Magandang tanghali po sa ating lahat, lalong higit sa ating pinakamamahal na Paisus. Lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, tuloy-tuloy na tayo sa ating mga announcement, mga minamahal, ang ating banal na gawain, schedule of services natin, mga minamahal. Ang ating midweek service sa araw ng Miyerkules, mga minamahal, alas 2 hanggang alas 6 ng hapon. At ang ating Friday service, mga minamahal, alas 2 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At ang ating general worship natin, mga general service natin sa araw ng Linggo, katulad kanina, alas 10 ng umaga, magtatapos tayo alas 3 ng hapon. Iya po ang schedule of services natin, mga minamahal, sa Dako ng Ayala. Mayroon po tayong gawain doon, mga minamahal, isang beses sa isang linggo. Mga minamahal, araw ng Linggo lang doon, mga minamahal, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Iyan po ang gawain natin sa Dako ng Ayala, mga minamahal. At ang ating
Miracle Hour, mga minamahal, huwag niyong kaligtaan. Subaybayan niyo palagi, mga minamahal, sa Facebook natin, mga minamahal, JMCIM Zamboanga, Western Mindanao live stream. Mga minamahal, yun po ang ating kuan, mga minamahal, Zamboanga, sa ating Facebook page, mga minamahal. Sa ating YouTube channel, mga JMCIM Zamboanga, Jesus Miracle Hour, 7 to 8 p.m. Iyan pong schedule of services natin, mga minamahal. Ayan po, huwag niyong kaligtaan. I-share niyo ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon sa ating mga kapatiran na palagi sumusuporta sa ating banal na gawain, mga minamahal. Maraming salamat sa mahal na Panginoon na patuloy kayong ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Nakita naman niyo, mga minamahal, yung ating pakita niyo, mga minamahal, nakadubolo na tayo. Iyan po sa mga kapatiran ng kanilang kasing-kasing ay gustong tumulong sa banal na gawain, mga minamahal. Nakita natin na paunti-unti na pinapaganda, mga minamahal, ang ating instrumentalist, mga minamahal. Nakita ninyo, padandahan, baka loobin next week o another one, mga minamahal. Iyan, matapos na natin pintura. At mayroon pa tayong dagdag na project, mga minamahal, yung ating bakod. Iyan, iunti-untiin natin yan. At lalong-lalo na unahin natin, mga minamahal, ang ating preachers area. Dahil mukhang marami namang ipinapadalang mga preachers ang ating pinakamamahal na preachers. Dahil pasikip na po ng mga preacher, mga minamahal. Kulang talaga ang preachers, mga minamahal. Dahil sa ating banal na gawain. Kung kami lang, mga minamahal, kulang na kulang talaga. Kaya nagpapadala ating dagdagan, mga minamahal. Iurong natin doon para luluwag yung mga preachers, mga minamahal. Iyan po dahil sa mga prayer ninyo. Kung gusto nyo tumulong, mga minamahal, lumapit lang kayo sa ating information. Mag-donate kayo doon, mga minamahal. Isang plywood, isang 2x2 na kahoy, mga minamahal. Tanungin lang nyo doon, mga minamahal. Magbigay kayo 50, 100. Kahit maliit na konti, mga minamahal. Maliit lang. Maipo natin yan, lalaki yan. Mapatadahan-dahan natin mapatapos yung ating mga project dito, mga minamahal. Dahil kayo ang gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung walang-wala, mga minamahal, yung prayer ninyo, sapat na yan. Mag-pray kayo, mga minamahal, na mayroong mga kapatiran na gagamitin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi naman lahat talaga pinagpala. Pero sa prayer, pinagpala tayong lahat. Dahil bawat daing natin, dinidinig ng ating mahal na Panginoon. Walang mayaman, walang mahirap sa ating prayer, mga minamahal. Iya, idinidinig ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sa lahat, mga minamahal, lumapit lang kayo. Huwag kayong mahiyang lumapit. Nandyan sa ating bilabid, ating pasit, mga minamahal. Huwag kayong mahiya. Kahit maliit yung bibigay nyo o malaki, huwag nyo ikahiya. Dahil maliit man yan, malaki, parehas lang yan, mga minamahal. Basta bukal ang iyong puso na magbigay para sa ating banal na gawagawain, para ika-improve ng ating banal na iglesia, mga minamahal. Kaya talaga napakabuti ng Diyos dahil may mga kapatiran pa rin na mga giginamit, mga minamahal, pinapadala ng ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Jesus at magsabi ng praise the Lord. At wala na tayong dagdag announcement, mga minamahal. Hanggang dito na lang ang lahat ng kapurihan, papasalamat, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. We love you in the Lord, but there's Jesus love you more. Matapos sa ating closing prayer, mga minamahal, yung magpalihans, magpila lang, ma'am. Huwag magsiksikan, mga minamahal. Ipairal pa natin social distancing, mga minamahal. At ay lahat tumayo, mga minamahal, para sa ating panalangin sa pagtatapos. At ito'y panalangin ng ating beloved preacher, Ricardo Arong. Praise the Lord. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Palang may Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamalapay na ni Jesus, marami-rami salamat. Pinakamamalapay na ni Jesus sa aming matagumpay na panambahan sa hapong ito. Marami-rami salamat. Pinakamamalapay na ni Jesus sa iyong banal na presensya, pinadama mo sa bawat isa sa amin. Marami-rami salamat din sa lahat ng bahagi ng aming panambahan mula pa MC Joyful Song, Solemn Song, sa mga pagbibigay ng 10 bahagi at mga handog at mga testimonies at higit sa lahat ang ebanghelyo ng kaligtasan na aming napakinggan dala ng aming mga ngaral. Ito po ay pagkain ng aming mga kaluluwa. Maraming salamat, mahal pa ni Jesus, sa iyong kalakasan pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Mainit na panambahan sa hapong ito. Maraming salamat, mahal pa ni Jesus, sa pagtawag mo sa amin, sa pagpili mo sa amin. Narito kami sa iyong banal na ubasan. Pinakamamahal pa ni Jesus, sa aming pansamantalang paghiwalay ay ingatan mo kami, ihatid mo ang aming mga kapatid sa kanya-kanya mga tahanan ng ligtas na maluwalhati. Pinakamamahal po ni Jesus. At muli kami balik sa haluli-halo sa araw ng panambahan at muli ka namin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa una pa rin dalangin ng ginigala at minamahal Pastor Evangelist Will Estrada Almeda, aming inaasahan ang iyong pagdating. Ito po ang samot dalangin sa pangalan si Kristo ng aming Panginoon. Amen. God bless you po. Sa ating mga preacher, Ricardo Arlo.